Yo, what's up mga kaibigan? Nalino tayo magpantuhan. So si Nikola Jokic nga ay isang player na halos unstoppable na kung bibigyan mo lang siya ng single coverage defense. Halimbawa kahapon, nagtala pa lang nga siya ng 26-point triple-double on a perfect 11 of 11 shooting sa field. So ang tendency ng mga teams ay nag-double team sila. At dito nga lumalabas ang pagka-MVP ni Jokic dahil nababasa niya kagad ang depensa at agad siya nakagagawa ng plays para sa kanyang mga teammates. Kaya naman sa podcast ng kanyang teammate, ang former consensus number 1 high school player sa buong mundo na si Michael Porter Jr., tinanong niya nga si Jokic kung ano ba ang defensive coverage na pinaka nahihirapan siya. Ayon nga kay Jokic ay noon nasa NBA bubble nga daw sila, nahihirapan daw siya sa Lakers na may multiple big man noon. Well, sino ba naman ang hindi mahihirapan doon, diba? Primary defender mo Dwight Howard, tapos may sasadubong pa sa yung Anthony Davis. Kung ipapasa mo naman ay may mga nakaabang sa passing lane sa KCP at LeBron at Rondo na alam na ang place ng kabilang team. Binanggit din ni Jokic na sa ngayon nga daw ay may halintulad niya ito sa Minnesota Timberwolves sa may Karl Anthony Towns at Rudy Gobert. Ganun pa man ayon nga kay Jokic ay napapahirapan ito ang isang parte ng game niya which is ang post-up. Ngunit kaya naman daw niya na maglaro ng pick and roll and pick and pop. Madami din nga daw siyang ibang bagay na kayang gawin. So ayun nga po mga kaibigan, si Jokic na mismo nagsabi kung saan siya nahihirapan. At ito nga ay kapag multiple bigs ang sumasalubong sa kanya. Sa ngayon nga ay iilan lamang ang teams sa ganito. Milwaukee Bucks with Lopez and Giannis ang unang pumapasok sa isip ko. Minnesota Timberwolves with Gobert and Towns. At Memphis sana with Jackson Jr. at kung hindi injured si Steven Adams. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Lonzo Ball naman ay magdadalawang taon nang hindi naglalaro ng basketball, ang huling NBA game niya nga ay noong January 14, 2022 pa. Simula nga nang ma-injured siya ay bumagsak na ang Chicago Bulls dahil siya nga nagpapatakbo ng opensa ng team na ito. Tuwing healthy siya ay isa nga si Lonzo sa mga pinakamagaling na playmaker at defender sa guard position sa buong NBA. Dahil din sa height nga na 6'6 ay very versatile siya. Ganun ba man dahil sa magkakasunod na injury at surgery sa kanyang tuhod, madami ang nag-aakala na tapos na ang kanyang career sa basketball. Subalit ayon nga sa bagong balita ng Chicago Bulls ay wala ng sakit at discomfort sa tuhod ni Lonzo at magsisimula na ulit itong tumakbo pagpatak ng bagong taon. 26 years old pa lang nga siya mga kaibigan at kung mawala nga ng tuluyan ang kanyang injury, pwede pa siyang magkaroon ng career na katulad kay Sean Livingston, projected to be a superstar noon ngunit dahil sa mga injuries ay naging role player na lang ito. Ngunit nagamit nga siya bilang isang key piece ng isang championship team at pwede din nga ito mangyari kay Lonzo Ball. Kaya ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay makaka-bounce back pa si Lonzo Ball sa kanyang career? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!